ilang lugar sa Visayas at Mindanao, bunsod ng ulan na ibinagsak ng bagyong Ophel. Maraming residente ay agad inilikas. Nakatutok si Mark Salasang. Naiwang lubog sa baha ang ilang lugar sa General Santos City matapos hagupitin ng bagyong Ophel. Under state of calamity na ang ilang purok sa Barangay Lagaw. Mahigit 70 pamilya na ang voluntaryong lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig na umaabot na hanggang Bewang. Sa Zamboanga, Sibugay, lagpas dibdib ang baha. Sa ilang lugar, abot bubong pa ang tubig. Ayon sa PDRRMC, halos 1,800 bahay ang nalubog sa baha. Sa pilitang pinalikas sa mga residente, ang problema naman ngayon ang supply ng relief goods sa evacuation center. Baha rin sa Zamboanga City dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Pero ang ilang bata, di alintana ang panganib sa kanilang paglangoy. Sa Tagum City sa Davao del Norte, walang panama sa malakas na hangin ang ilang signage. Pati puno na buwal at tumama sa linya ng kuryente kaya nag-brown out sa lugar. Nasira rin ang garden tent ng isang hotel sa Davao City pero wala namang nasaktan sa insidente. Sa Tacloban City, Leyte, libo-libong residente rin ang inilikas, kabilang ang isang lolang naka-wheelchair na pinagtulong-tulungang itawid ng baha. Maraming bayan din ang nawalan ng supply ng kuryente. Ang paligid ng eskwelahang ito tila naging swimming pool dahil sa baha. Ligtas na sa panganib ang 5 mangingisda mula sa Zambales. 5 araw na raw sila sa laot at pabalik na sana ng subik nang magkaaberya ang kanilang bangka. Nasagip sila ng crew ng USS McCampbell sa karagatang sakop ng Mindoro. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.